Hello po. Welcome po sa Kutsarang Kuratsa. Magluluto po tayo na ngayon ng quesadilla. Ayan, maghanda po tayo ng dalawang itlog at ito'y batiin natin. At lagyan ng konting asin. Lagyan po natin ng panlasa, konting asin, konting-konti lang po yan. Tapos po niya, magpainit na po tayo ng kawali. Lagyan natin ng isang kutsarang mantika. Ayan, paikot-ikotin lang natin para mag-spread yung ating mantika sa kawali. Kapag mainit na yung mantika, ilagay natin yung ating binating itlog. Yan, ikalat lang po natin ng maigi dun sa kawali para lumaki yung korte ng ating itlog at maghulma siya dun sa ating quesadilla pan o tostillas. Ang tawag po ng iba dito is tostillas sa yung tostillas bread pa na ginagamit, ayan. Yung ginagamit sa quesadilla. Tsaka sa burrito, isa lang din po yung tostillas na yan. Pinatong po natin sa ating omelette ang ating tostillas. Painitin lang po natin siya para dumikit yung ating itlog sa tostillas. So ayan, balikta rin po natin pagka nakadikit na po ang itlog sa tostillas. Ayan, lagyan po natin ng mozzarella cheese o kahit anong cheese na alam nyo na melt, nagme-melt po ng sa init. Meron cheese kasi na hindi nagme-melt. Yung pang pizza, pwede po yun. Yan, katulad niya mozzarella. Yan, spread lang po natin. Tapos, lagyan din po siya natin ng cheddar cheese. Para may alat ang ano. Kasi ang mozzarella, matabang. So, itong cheddar cheese, ang nilagay ko po dito ay sharp cheddar cheese. Yung cheddar cheese, medyo maalat po ang lasa niya, kaya isa pa rin sa magpapasarap, magbibigay lasa sa ating quesadilla. Yan, lagyan niyo po ng garnish ng bell pepper, red, green, yellow. Pwede rin po kayong maglagay ng red onion dyan. Dyan po hindi ko lang nilagyan, pero masarap din po ang merong red onion. Hindi naman po kasi siya lulutuin ng lutong-luto. So, half cook lang ang mangyayari dyan. Ayan. Tiklupin natin yung ating quesadilla para dumikit po yung ating mozzarella cheese. So, ayan. Ganyan lang po. Tantyahin nyo kung natutunaw na yung ating mozzarella cheese at titingnan nyo rin po kung medyo baka mamaya masunog na yung ating ano, yung ating tostillas. Yan, madali lang po kasing pag nilagay nyo sa medium heat ang ating kalan, so lulutong siya. Mas maganda, mas malutong ang quesadilla. Yan, ito po yung pangalawang quesadilla na ginawa ko. Ganun din po ang procedure. Yung isa po kasi nasa loob yung itlog niya, yung omelette.
Ito naman po ang gagawin ko, nasa labas ang pinaka-itlog. So, red lang natin siyang maigi para pagka ating kakainin mamaya ay lahat ay merong mozzarella cheese yung ating quesadilla. Ilagyan din po natin ng sharp cheddar cheese uli. Kahit hindi sharp cheddar cheese, cheddar cheese pwede po yan, dagdag panlasa kasi. Yan, lagay po natin uli yung bell pepper, green at saka red na bell pepper. Spread lang po natin para lahat makakain pag hiniwa natin mamaya ang ating quesadilla. Masarap to, napakasarap na. Pwede siyang sa mga nagda-diet pananghalian, dinner, merienda. Ayan, nilagyan ko po ng sriracha para may konting spicy yung ating isang quesadilla. So, yan po. Tinupi ko na. So, makita nyo nasa labas ang itlog niya. Try nyo to, napakasarap. Magugustuhan ng mga anak nyo. Pwede kayong hindi maglagay, katulad yung isang unang version na ginawa ko. Hindi ko nilagyan ng sriracha, para sa pambata po talaga yun. Pag gusto nyong malutong yung inyong quesadilla, ang itlog ilagay nyo sa loob. Pero kung hindi nyo naman type ang malutong, siya ipapalutongin. Yan, malutong na po siya. Makita nyo naman yung isang yung balat ng tostillas ay medyo brown na po siya. Yan, luto na po ito. Madaling gawin lang yan. Wala pa atang 20 minutes na niluto ko siya. So, yan po. Kakat na natin. Lambot-lambot siya. Nasa labas kasi yung itlog. Makita nyo yung mozzarella cheese, talagang humihibla siya pagka hinatak. Mas gusto nyo maraming cheese, pwede rin po yan. Lagyan nyo ng maraming cheese. Mas masarap pag maraming may cheese. Yan. Kain po tayo. Salamat po sa inyong panonood at huwag nyo kakalimutang mag-subscribe sa aking channel kung bago pa lang po kayo. At araw-araw po mayroon tayong bagong menu.